idol, sa ating next sasumbong at aksyon, nandito si Ernesto Maceda, ito yung kapatid, and si Amy Agassid. Ernesto Maceda, parang senador to. Yes, oh. Okay. Hingi sila ng tulong tungkol sa pagkamatay ng kanilang kamag-anak sa oras ng trabaho noong February 4, pasado 7:45 ng gabi. Hmm. Ernesto Maceda, tapos Eduardo Maceda, oh, senador at saka anak ng senador, ganun din ang pangalan. Yes, apo. What a big coincidence. Okay. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Magandang hapon po. Maceda. Magandang hapon po, Sen. Oh, si Senator Ernesto Maceda, yung mauna. Yes. Alam ko meron siyang anak na, hindi ko, kung tama ba ako, Eduardo, na nagsusulat sa isang dyaryo. Actually, sa Philippine Star ata, kung tama ako. Okay. Sige. Sir, anong nangyari sa kapatid niyo? Ba't ho na, na-discuss siya ba? Ano po siya, naka-duty po siya nung time na yon dun sa Prime Venture Company. Under po siya ng agency ng High Profile. Okay. Ngayon po, yung karelyebo niya, si Marlon Palces. Yes, sir. Off-duty na po siya. Okay. Ngayon, may isa pa siyang kasama empleyado, nagiinuman dun sa company na nag-duty ni Kuya. Okay. Ngayon po, time na yon, humingi po kami ng copy sa ano eh, sa police ng CCTV footage ngayon. Para nakatapo namin doon na medyo nagtatalo yung empleyado at isang off-duty security guard na karelyebo niya. Okay. Ngayon po, inawat po ng kapatid ko. Okay. Ngayon po, may nakita rin po kami doon sa scene na parang umawat siya tapos may bumaling na sa kanya ng yung dalawa tapos para siya may sasak na daw po. Okay. So namatay siya while on duty? Yes po. Now, wala hong binigay na tulong ang High Profile Security Agency? Sahod lang po yung nakuha namin last week. Nung Friday, sir. Ano sahod. Lang po yung sahod lang sahod po lang. Yun. Tsaka tapos yung hanggang ngayon, sir, hindi pa po sila nakikimag-communicate sa amin. Oy, teka. One week na po ngayon ng mister ko, sir. Hindi tumulong sa pagpapagamot o yung burol? Wala po, sir. Wala? Ni isa man lang na ano, wala po pong din bumibisita sa amin. Kahit din po kahit sa... Kahit ng dalawin? Wala pa po, sir. Mag-extend ng pakikiparamay? Wala? Wala din sir. Po, sir. Balasubas na agency ito, walang hiyatong gago. Hindi, totoo? Opo, yes, sir. Kahit man lang tawag? Wala po, sir. Nisi hoy, wala. Sir, nung dinala po sa presinto yung ano, yung suspect, doon lang po sila pumunta tapos the rest wala na po. Ay dapat dinadalaw nila. Una tatawag sila sa inyo magkikiramay at pagkatapos dadalawin. Wala po sir hanggang ngayon po. Kaya dinulog na po namin dito kasi pupunta po sa burol. Hindi pumunta sa burol, walang pumunta kahit wala ng representante. Wala po sir, kahit isa po, wala po. Bali ang last burol po niya is sa Tuesday, alibing po niya sa Wednesday. Napakawalang hiya naman tong agency na ito. Napakawalang hiya to. Mm-hmm. Tapos sir, ano sa hapon namin, kung may insurance dapat siya, di ba? Dapat. Opo. At saka dapat sagutin talaga ni agency kasi during duty siya eh. During that time po. Kung walang insurance, dapat po sagutin ng agency lahat. Sir, ang ano po sa amin nung unang araw, kasi po sabi namin din po na i-ano na siya sa Candido funeral. Ang sabi po sa akin, 1/4 lang daw po yung masasagot nila dun sa funeral service. Ah, hindi. Sasagutin nila lahat. Ito, kukonsulta tayo. Tawagan yung agency, tawagan nyo rin yung sosya. Si Stella Banawis, Executive Director ng ECC sa Dole. Magandang hapon po, Madam Stella Banawis. Ma'am. Hello. Miss Stella, magandang hapon. Yeah, magandang hapon po, Sir Rafi. Opo, ma'am. Ma'am Stella, si Rafi po, Rafi Tulfo. Opo. Ma'am, paano to? Yung pong isang security guard namatay while on duty na baril. Sir, hindi po siya na baril, sinaksak. Ah, sorry. Sorry. Basta't namatay ho siya opo, while on duty. Opo. Ngayon, nisihoy, wala hong ibinibigay na, walang komunikasyon at walang ibinibigay na tulong ang agency. Now, wala ho bang matatanggap na benepisyo? Una, halimbawa, naging papa itong agency mula sa ating gobyerno, ito pong mga naiwan, na ulila, na kamag-anak, opo, ng biktima? Opo. Paano po
siya nasaktak sa trabaho? Ano pong kadahilan? Ma'am, umawat lang po siya doon sa empleyado at saka doon sa karelyebo po niyang guard. Nagiinuman po kasi sa loob ng company. So in short, ma'am, ginawa niya yung trabaho niya bilang isang security guard dahil merong nag-aaway doon po sa kanyang binabantayan na lugar. Umawat siya, siya po'y nadali. Hindi magtagulo, ano po? Opo. Opo, trabaho po talaga niya yun. Opo. So work-related po yun. Correct. Opo. So ma'am, meron ba siyang, kasi po itong agency, bahala na kami mami sa agency, habulin po namin yan through SOSIA, pero sa DOLE po, wala bang matatanggap? Kasi wala sa atang benefits sa mga SSS, PhilHealth, meron wala? May SSS to po. Meron SSS? Okay. Opo. May matatanggap po ba siyang benepisyo sa ating gobyerno bukod sa SSS? Ma'am? Sa ECC po, sa Employees Compensation Commission, meron po siyang matatanggap na work-related contingency benefits. I-apply po niya sa Social Security System or SSS po. Aha. So, meron siyang burial? Funeral benefit. Aha. At saka survivorship pension dun sa kanyang naiwan na spouse. Ito po ay over and above dun sa makukuha niya sa SSS. Ah, okay. So bukod yung sa benepisyo makukuha niya sa SSS, meron pa po siyang makukuha sa ECC? Opo. Ano yung sabihin ulit na ECC, ma'am? Employments Compensation? Employees Compensation Commission. Commission. Ang benepisyo po ng EC ay kine-claim po, ina-apply sa SSS po. Ayun. Okay. Okay. Kapag nag-apply siya sa SSS po, sasabihin niya na ang i-claim niya ay SSS at saka EC. EC. Okay. Oh, very good, very good. Sige po, Ma'am Stella, darating po kami dyan. Salamat po, Ma'am Stella. Ha? Sige po, refer niyo sa amin para matawagan din namin yung kanyang ano, dependent. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Para ma-explain ng mas ma-detalye po ang kanyang gagawin. Ma'am Stella, mabuhay kayong lahat dyan sa ECC, madam. Opo, maraming salamat din po, sir. Thank you po, thank you po. Miss Lucia Villanueva, ng High Profile Security Agency. Mamaya, pagkatapos tayo mag-usap, maging low profile na kayo. Miss Stella, magandang hapon. Hello. Hello. Miss Stella. Hello. Miss Lucia. Lucia? Yes. Hello? May hina yung signal? Ma'am? Oo. Rinig mo na po ako. Sino po sila, sir? Si Rafi Tulfo po ito, ma'am. Sa Radio 5. Yes, sir. Opo. Ma'am. Sir Rafi, good afternoon po. Good afternoon po, madam. Si Eduardo Maceda, security guard niyo po ito, tama? Opo, ma. Opo, sir. So bakit, ma'am, nung matapos pong ma-accident at mamatay, wala man lang dumalaw sa inyo sa burol para magbigay ng tulong? Hindi, nagpupunta din po kami doon. Yung operation namin, pumupunta po doon. Tapos, nagbigay po kami ng tulong din doon. Ano kami sa mga tao namin. Pati din po kami, nagbigay din. Bigay na po namin sa misis niya. Ma'am, pasensya na po. Hindi po kami dudulog dito kay Sir Rafi kung may nahingi po kaming tulong at may naibigay kayong tulong sa amin. Hindi po kami dudulog dito. 1 week na po yung mister ko, wala po kayong ginagawang action. Nag-usap na kayo ng ano na magbibigay din siya? Ma'am, ano po kami, nung kinuha po namin sa inyo yung sahod ng Friday, yun lang po yung inano niya, wala po kayong ibinigay na tulong sa amin. Ang ibinigay niyo lang po yung sahod po ng asawa ko. Bukod na doon, wala na po. Hindi pa naibigay din yung ano, tanungin ko po sa ano, kasi sa labas kasi ako eh. Sige, ma'am. Pero wala po kayong ibinibigay na... Ayan mo, ma'am, ipaparating natin yan sa kanila. Pero huwag po kayong mag-alala. Yung nangyari na po na yun, inaayos din namin na mahuli talaga yung tao na yun. Kasi kami, naaawa din kami. Magbibigay din kami, di ba? Nagsabi din sa'yo yung may-ari na magbibigay siya. Babalik kayo. Kailan ba yun? Balik nyo? Bukas po. Pinapabalik kayo? Oh, bumalik kasi, ba kayo? Bukas rin yung pinapabalik. Ang alam ko, pinapabalik kayo eh. Ma'am, ang sabi po nila, Tuesday po kami babalik. Pero nag-follow up din po ako ng Tuesday kasi doon po sa Candido, doon sa funeral service, kinukulit na din po kami na mabayaran po namin. Dahil kapag hindi daw po namin... Ayan mo, ma'am. Sasabihin ko, tapos kami po, naawa din kami. Magbibigay po. Magbibigay. At saka ang tao, inaano rin namin...
na pinapasubaybayan kasi kailangan mahuli din yun. Okay, ma'am, maganda ginagawa niyo, pasubaybayan niyo para mahuli. Pero ma'am, sandali, patapusin mo ako. Maganda 'yon, pasubaybayan niyo, tulihin niyo yung suspect. Pero for the meantime, pumunta na ako kay sa Borol, magpakitang gilas naman kayo, magpakita kayo ng pagmamahal sa inyo pong security guard, dalawin niyo man lang. Oh, sir. Wala nang dumadalo eh, may dumalaw. Wala pong dumalaw kahit ito, pero wala pong ibinurol po siya. Pero sa misis niya. Nangako po talaga magbibigay. Magbibigay po yung guys. Ma'am, nangako po kayo na magbibigay, pero kahit po sana isa sa inyo dumalaw man lang po sa Borol. Ay, ni isa po walang pumunta. Ang ginagawa kasi ng boss ko, ang tao, pinapasubaybayan niya kasi tahimik lang kami dito. Ma'am, wait a minute. Ma'am, you're talking nonsense. Ma'am, mas importante yung dalawin yung kanyang empleyado kaysa magsusubaybay. Hindi ako, ma'am, sinungaling yung tarantado mong boss. Ano yun? Trabaho niya para subaybayan yung suspect? He's just making an excuse. Ma'am. Na pinapaano. Ma'am, yung pagsusubaybay, ipaubahan niya sa mga pulis natin. May mga pulis naman tayo para gawin niyang trabaho niyan. Now, trabaho din po ng, ma'am, sandali lang. Ngayon, trabaho naman ng iyong boss, may-ari ng kumpanya, para dalawin itong kanyang namatay sa trabaho na security guard. Yung sabi mo, pagsusubaybay doon sa suspect, ipagawa na natin sa pulisyan. So gusto ko po, ngayong gabing ito, sabihin mo sa magaling mong amo dyan sa high profile na pumunta sa Borol or else. May pagbabanta na ito, ma'am. Pero legal itong pagbabanta na ito. Or else. Yes, Colonel Jaime Santos, Enforcement Management Division ng Sosya. Magandang hapon po, Colonel Santos. Sir, Colonel. Magandang hapon, sir. Napakinggan ko po lahat yung usapan at ang masasabi ko po dyan. Pagka ho kasi ganyan, lalo na namatay ho in the performance of duty, dapat po yan, ang tulong ay immediate. Immediate po ang tulong, lalo na ng security agency. Doon sa family ng security guard. At bukod po dun sa immediate na tulong, ganun din po yung pagtulong nila para mailakad yung insurance, sir. Ayun. Sir, halos maluha-luha po si Mrs. nung napakinggan po yung pagpapaliwanag ninyo. Wala po, naluha ibang, na. Wala hong ibang paliwanag, wala hong ibang katuliran. Dapat immediate yan dahil nagtatrabaho yung tao nung siya'y accidenting namatay o pinatay. At yan po ay dapat po ma-realize sa pamamagitan ng agensya. At so far po, sila pa lang po yung agency na pakinggan kung hindi ka agad umaksyon ng tulong dun sa namatayan, lalo na sa pamilya, na bulaklak man lang o pakikiramay, wala. Wala nga po, at tama ko sir. Kayo sir, kahit man lang bulaklak, kahit man lang maliit na bulaklak, magpadala man lang, hindi ginawa po, Colonel. Sir. Hindi kaya mo sir mamaya. Hindi ho kasi pwede sir, puro pangako sa ganyan. Lalo na in the line of service, in the line of duty po nangyari yan. Ngayon, kung meron po silang tulong na gustong makuha po sa Sosya, kami po ay nakabukas at personal po kami tutulong para po matulungan at ma-assist ng security agency. Sir. Colonel Jaime Santos, sobra-sobrang thank you. Mabuhay ka talaga, Colonel Jaime Santos, sir. God bless po talaga, Colonel. Salamat po, sir. Thank you. Salamat po, sir. Palapakan natin si Colonel Jaime Santos. Kaya nga pala, para sa kalaman ng marami, si Colonel Santos, isa sa mga tumayong ninong doon sa kinasal sa Tarlac na yung security guard, yes, na nasunog na kuryente, yep, yung naputol yung kanyang dalawang kamay at yung kanyang ari, tumayo siyang ninong. Mm-hmm. Palakpak natin si Colonel Jaime Santos. Thank you, Colonel. Hmm. Talagang bumiyay pa siya all the way from dito sa Maynila, nakatira sa may Sampaloc papuntang Tarlac. Palakpak natin si Colonel Jaime Santos one more time. Okay. Madam Lucia. Hello, ma. Hello, sir. Oh, magpadala kayong bulaklak tapos pumunta kayo doon. Opo, sir. Opo, sir. Opo. Good. Dahil kung hindi, mapapasara kayo ng di oras, okay? Hindi, sir. Tutulungan po namin yun. Good. Pumunta kayo doon, magdala kayo ng bulaklak, magdala kayo ng pera at mag-usap kayo, okay? Opo, ngayong gabi. Sir. Opo, opo. Okay. Mabait din pala. Okay. Palapakan mo si Ma'am Lucia. Yan. Palapakan. Sige. Ma'am Lucia, mamaya, kita-kita tayo doon, okay? Ma'am Lucia? Naputo na. Okay, Vivian. Okay na yan, okay na. Pasasama natin ng reporter doon sa Borol ni SG Eduardo Maceda.
abangan natin yung security agency at abangan natin yung bulaklak na ipapadala nila at siguraduhin natin na mag-uusap itong si ma'am, itong naiwan na misis. Pag-usapan nila yung mga pera matatanggap at tulong mula sa agency. And then after that, punta tayo sa ECC. Ma'am, may matatanggap kayong pera mula sa ECC. Bukod pa dun sa SSS. Okay? Sige ma'am, ayusin agad natin. Pero tonight gusto ko, Vivian, ngayong gabi mismo, pupunta tayo sa Burol, gusto ko mag-report yung mga taga high profile. Okay na po yan, ma'am, sir. Ganda po. Nakikiramay po kami, ma'am. Maraming sir, nakikiramay kami. Maraming salamat po. Thank you po, thank you po. Thank you po. Ganun naman talaga dapat. Kapag empleyado ninyo ang namatay, kahit hindi pa nga sa ano yun eh, kahit hindi pa in line of duty, dalawin nyo. Kung hindi nyo kayang dalawin dahil busy kayo, ikaw, amo, magpadala ka man ng representative, magpadala ka man ng bulaklak. God damn. Basic 101 yan. Di ba? Pakita kang gilas. That's very basic. Pakitang tao man lang, idol. Di ba? Pakitang tao 101 yan. Yes. Now, namatay while doing his, performing his duty. Mas lalo mo talagang bigyan ng importansya itong namatay mong empleyado. Ginawa niya ang trabaho niya eh. Dahil sa paggawa niya ng trabaho niya, namatay siya. Kung sa mga sundalo at pulis pa yan, kabayanihan yan. Yes. May Medal of Valor yan. Sasabitan ng medalya yan. Totoo yan. Pag nangyari sa isang sundalo o sa isang pulis, o si President Duterte pupunta yan, sasabitan ng medalya. Yes. Yung medalya, ilalagay yan sa ano, Burol. Lalagyan pa ng plug yan ng Pilipinas. Kasi kabayanihan yung ginawa niya. He did his job. Totoo. Di ba? Tapos ngayon, yung kamag-anak na iwan, pupurihin ngayon ng agency. Ganun kayo magganti sa inyong mga empleyado. Kung hindi pa natin sinabihan, kung hindi pa tayo tumawag sa atin, pabayarin itong high profile. Sige, pag naging high profile, naging low profile, bandang uli, demote ko, gawin ko itong no profile. Tingnan natin. Zero profile. Paalala ko nga pala, itong good night, mabilis po maubos to. Bilisan nyo na po. Mm-hmm. Kasi by next month, tataas na pong presyo nito. Oh, while supplies last. Dinudumog na po ito. In fact, gumibap na yung tawag ito, Lazada. Shopee. And sa Lazada. Sobrang daming order, yung Lazada nagbigay na ng limit ng order. Maging yung Shopee. Yung Shopee medyo meron pa. Yung Lazada, nagbigay ng limit kasi mas marami sa Lazada. Yes. Sa Shopee. Sige, open pa yung Shopee. Open din po itong sa Saikatsu Incorporated. 353-0388. Pwede kayo mag-walk-in. 353-0388. 353-0390. Pero doon sa Lazada, may limit lang siya. Pag na-reach na yung limit na yon, i-close na nila. Phase out na. Kayong mga tao, nagkakagulo na. Effective naman talaga itong good night. Ito, Toto. Si Senator Enrile, na-interview siya. Nabasa ko si Jared dito sa 92.3 News FM. Ang secret niya to long life, he's 95 ha, and very sharp pa rin talaga siya. He's very sharp. Tinanong daw siya sa interview, sikreto niya to longevity, saluyot, gulay, and 8 hours a day of sleep. Totoo yan. Yung mga taong kulang sa tulog, maiksi po ang buhay niyan. Bakit kasi? Magkakasanga-sanga yung mga sakit na tatalab sa'yo. Kasi mahinang immune system mo. Plus, wala ka sa focus. Madali ka masagasa, madali ka matisod, madali ka mabagok. Wala eh. Lampa ka. 8 hours. Actually, 7 hours, pwede na yan. Pero kung makatulog kayo ng 8 hours, bonus na yan. Ito po, tutulungan kayo makatulog ng 8 hours. Good night. Baka 9 hours pa. Yung farmer na pinawi natin, ah, okay. Oo. 10 hours, tulog niya. Wala, eh, hindi siya makatulog dahil problemado siya dun sa kanyang misis. Nung pininom natin ito, tulog. Sabi niya, tulog siya. Gising siya. Daka 10 oras. Ito po, good night. Wala po to, marami mang tatanong, wala po ito sa Mercury. Wala ho talaga. Wala. Lahat ng butika ikutin niyo, wala po to.
ito ay mabibili lamang sa Lazada at saka Shopee. At saka mag-walk-in ho kayo sa Saikatsu Incorporated, 353-0388, 353-0390. Okay.